Hi guys, I'm Jed and welcome back to my channel. Earlier today, we visited a particular branch of JB Music sa EDSA, yung malaki nilang store doon na parang last year lang yata nila na-open. So after ng rehearsal, together with Billy and Cha, we checked out JB Music doon sa EDSA. And in this video, I just want to share with you guys kung ano yung natutunan ko doon at in our visit, and also yung some video footage nung kung ano yung nasa loob. And also take note, disclaimer lang po, this video is not sponsored by JB Music. So ito ay ano lang, sharing of my personal learnings during that visit. I hope guys may matutunan kayo and ma-apply nyo din to in your next visit in your favorite music store pag bibili kayo ng bagong gear. So here we go. So ito ngayon, ito yung JB Music na nasa sa EDSA, yung napakalaking shop ng JB Music. So tingnan natin guys kung ano meron dito. So andito kami ngayon sa loob ng store ng JB Music dito sa EDSA. Grabe, ang daming ano dito guys, ang daming guitars. Ito, tingin tayo ng strap guys. Kailangan ko ng strap dun sa gitara. Levi? Hindi, mas malaki dyan yung kay Levi. Yan guys, kakagaling ko lang sa JB Music Store dito sa may EDSA. Ayan o, EDSA. Ayan, so ang dami kong natutunan, hindi mali ako bumili. Sadly, hindi ako nakabili ng strap. Anyways, marami kayong matututunan sa mga ahente na music stores. So katulad kanina, nakausap ko si Sir Jeff. So si Sir Jeff, sabi niya, kasi nagtanong ako kung meron silang hard case ng, ay hindi hard case, soft case na pang Epiphone Dot, yung hollow body. Ganun yung gitara ko kasi yung electric guitar ko. So ayun, sabi niya wala silang ganun. Tapos ang suggestion niya talaga pag ganun na hollow body yung guitar mo, ibig sabihin na hollow body yung pag tiningnan mo yung ilalim nung yung front face nung gitara, hollow siya, parang empty space. So yun, pag soft case daw, madali siyang mabasag, madaling mataas yung chance na masisira yung body ng guitar. So ang advice talaga, ang advice is mag hard case na lang talaga. Kasi ako personally, pag dinadala ko yung Epiphone Dot ko sa church, ang hirap niyang bitbitin kasi wala akong sasakyan eh. So kinocommute ko lang siya. So ayun, ang galing nung yung ramdam mo yung ano, expertise nila dun sa mga ganung pagpili ng case ng gitara. So ayun, if kayo guys, tas ito pa pala, sabi niya ano, pag bumili kayo ng gitara sa JB Music,
pwede nyo sa kanilang iparestring yung gitara. Basta brand nila at dun nyo binili. Pwede kayo magparestring sa kanila. Libre. Kahit na yung string na dala nyo ay brand na hindi nila dala, i-re-restring nila yon. Tapos tinanong ko din sila na kinlarify ko kung nag-setup sila ng intonation, ganun. Unfortunately, hindi. So, ayan. Ano lang, restring lang sila. So, ayun. So, next time guys, pag pumunta kayo sa isang music store at pag in-approach kayo na isang ahente, huwag tayong mahiya. Makipag-usap tayo sa kanila kasi marami tayong matututunan with regards to taking care of the instrument, with regards to kung anong klaseng accessories yung appropriate sa instrument natin. So ayun, it was a good experience. First time ko doon sa JB Music. And yun, JB Music dito sa EDSA. Ayan, naglalakad ako sa EDSA, pasakay ako ng bus. Ayan. And yun, sana ano, kung may time kayo, check out nyo. And accommodating naman sila doon. And yun. Ayan, dito na yung bus, malapit na ako. So, bye-bye.